Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Barangay Palati, particular dito sa Grand Monaco subdivision. No? Ito yung pinakalikod ng Grand Monaco subdivision na pinuntahan nga ni Vice Mayor Dodo Jaworski ngayon para alamin yung mga problema dito sa lugar na ito. Ito yung natabi ng creek dito sa Barangay Palati, particular dito sa N. Cruz Street. Yan. Kasama ngayon ni Vice Mayor Dodo Jaworski, si Cap Bobot Gibara ng Barangay Palatiw, at ito ay ginagay na nga si Vice Mayor Dodo Jaworski para alamin yung mga problema dito na mga dapat ayusin. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, dito ay may mga puno na nga pero maayos naman, no? At malilim, ito yun na isang maganda dito at mapuno nga ito. Yan, si Vice Mayor Dodo. Magaling mga streetlight dito. Ayun, good morning, Ma'am Tessie Suarez Espirito. Nandito tayo ngayon sa likod pa ng Grand Monaco. At hinahantay-hantay pa rin natin ang pagdating ni Mayor Vico Sotto. Kanina ay naunang dumating si Congressman Roman Romulo. At umalis na nga. Ano? Ngayon, si Vice Mayor Dodo Jaworski, yun na andito at kausap na nga yun mga taga rito at ninaalam yung mga problema. Gawin tayo dito, Bail, at makikita niyo yung... Yan, sunod lang tayo kay Vice Mayor Dodo Jaworski, no? At inaalam nga yun mga iba pang mga problema dito. Mamaya alamin natin kung ano ang mga hinainga ng mga taga rito, no? Ayan nga ano mga kaibigan, at nire-request nga ng mga taga rito o yung nire-reklamo ng mga residente ng Grand Monaco Subdivision ay ito, no? Itong likod ng Grand Monaco Subdivision, at ito pala yung naakyat ng mga magnanakaw at nakapasok nga doon sa loob. So, ito yung pinaka-Parian Creek nga dito, no? At itong Parian Creek na ito, kanina ay may mga nakita akong mga scavenger nga dito na dito mga natutulog. Kaya pala napaka-delikado rin itong lugar na ito. Ayan. Dati, napupuntahan ko na rin to at napupuntahan ng clearing operation team ng action line. At na nakikita ko ngayon mga nakatira dito, talaga naman marami rin. Ngayon ay andito nga si Vice Mayor Dodo Jaworski at inaalam nga yun mga problema nila. Sa naririnig ko mga kaibigan, ang pinag-uusapan nga nila dito ay yung mga scavenger nga na mga namumugad dito sa lugar na ito, at yun ang inire-request ng mga taga rito na mapaalis, no? At para maging safe din yun na lugar nila. Yung sa mga viewers natin, ayun, kay Cesar Unica, God bless Pasig News Update. Ganun din po sa inyo. God bless din po sa inyo, no, ma'am. Oh, sir, doon sa lahat sa mga viewer natin. Ayun, good morning po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Ayun. Kausap na rin ni Vice Mayor Dodo Jaworski ang Bantay Pasig Division na siyang naatasan na magbantay dito sa lugar na ito, at para nga hindi nga pamugaran ng mga scavenger. Last 2 years? Oh, yun. Matagal na yung kanyang eh. Kasi umikot kami rito eh. Kasi ako kasama ka rito ng lalo eh.
Hello, pinalitan ng LED dati. Ayun, sa lahat ng viewers natin, kay Akiel Legaspi. Maganda umaga sa lahat ng viewers. Ayan. Ayun nga ano, at nalaman ng ni Vice Mayor Dodo Jaworski, yun ang problema ng mga taga rito. Hindi pwede, ay babalik sila, babalik. Tanggalin nyo ng tanggalin. Kunin nyo, baunin nyo, itapin nyo. Hindi pwede yung papagbayaan natin. Peace and order ang problema natin dito. Wala na sa amin. Paano ko yung PNP para ma-inutuloy ito sa plug na? May tanod tayo, nandiyan yung peace and order natin, nandiyan pa yung PNP. Tapos siguro, pausapin nyo yung mga homeowners kung pwede tagin nyo ng additional barbed wire o itaas nyo yung kuha yung papo. Ayun nga, ano, mga kaibigan, narinig natin na talagang pinag-utos na rin ni Vice Mayor Dodo Jaworski ang pagbabantay nga dito, no, inatasan ng Bantay Pasig Division. At itong kapulisan natin, ay kausap din ni Vice Mayor Dodo Jaworski at yung mga barangay tanod ng barangay Palatiw. Yan. Ayun kay Cheryl Cocoy, watching from Iloilo, good morning po sa inyo. Anong alamang ito? Para kung may kailangan, tawag ka rin sa PIN. Isang hitang mono po. Kaya Ma'am Tessie Suarez Espiridon, good morning po sa inyo, no? At hanggang ngayon ay hinihintay pa natin ang pagdating ni Mayor Vico Soto. Ito, sunod lang tayo kay Vice Mayor Dodo Jaworski, no? At yun nga, napag-alaman talaga natin dito ngayon na ito pala ang problema dito sa lugar na ito na talagang pinupugaran ng mga scavenger. Dati nang pinutahan ng Action Line Division to, no? At yun, mga tinitiran nga nila dito nga kubol-kubol ay tinanggal lang nga ng mga taga-Action Line. Ay, umaambon-ambon sa kasalukuyan. Sunod lang tayo kay Vice Mayor Dodo Jaworski. Yan, huwag lang sanang lalakas itong ulan. Video silong muna tayo. Ayan, silong muna tayo. Ayan, makibigan, video silong muna tayo. Ayan, labasan muna ako ng payong. Yun, payong na tayo. Ayan, nata si Vice Mayor Dodo Jaworski. Ay, pausap pa rin yun mga taga rito. Ayan. Umuwi tayo. Kay Josephine Cabotaje. Ayan, nawa lahat ng mayor at vice mayor, naging lahat ng konsehal. Paglipot para sa para alamin ang mga problema ng bawat barangay, hindi lang nakaupo sa barangay hall. Opo, tama. Yan nga, ano, dapat yan o lahat ang mga namumuno natin na sa gobyerno. Ayan. Kahit na talaga umuulan, may tuloy ang pakikipagkamustahan ni Vice Mayor Dodo Jaworski. At ay naasahan pa rin natin darating si Mayor Vico Soto. Umuulan-ulan na, nakapayong lang tayo, kaya buti na ako magdala at hindi tayo nababasa ngayon. So ito yun na loob ng Grand Monaco. Ayan, ikot lang natin ang camera. Ayan. Ay, kay Ma'am Cheryl May Ramirez watching from Korea with Lee Min Hu. Ayun,
shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ayun, kay Yaman Pesi Suarez, JR Baico, mismo trabaho ng barangay, magbantay ng mga scavengers at manatili, malinis yung lugar dyan. Ayun, paging niya si Bobot Guevara. Yung kasama natin na si Kap Bobot Guevara ngayon. Ayun, yun mga ano natin, ano, street sweeper at yun mga iba pang departamento na sumilong muna dahil nga ito, medyo lumalakas na nga ang ulan. Dun sa mga kaibigan ni Ma'am Tessie Suarez Espiridon dito sa Grand Monaco, shout out na rin po sa inyo, andito tayo ngayon. Pwede nyo nga panoorin ang live itong video natin kung hindi kayo makakalabas ng bahay mo. Kaya Melinda at Chensa watching from ating Loy, Batangas. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, kasama tayo ngayon ni Vice Mayor Lodot Jaworski na pinatabayanan natin ang pagdating ni Mayor Dito Soto para alamin niya yung mga problema ng mga taga rito sa Grand Monaco Subdivision, Barangay Palatin. Hanggang sa ngayon ay umulan-ulan pa rin no, at kakausap pa rin ni Vice Mayor Lodot Jaworski si ang barangay captain niya dito sa barangay na ito. Hinihintay-hintay pa rin natin ang pagdating ni Mayor dito sa ito. So yun na magandang sa mga ginagawa nila kahit talaga umuulan ay tuloy ang kanilang trabaho kapag naka-schedule talaga talaga na pinupunta kanila. Kaya Melinda Agenza, salute to LGU of Pasig, especially to Mayor Dito Soto and Vice Mayor Donald Jones. Ayun po, maraming salamat po sa inyo. Buti na lang may payong tayo dala ngayon. Ulan-ulan pero kung mapapansin nyo yung sa mga viewers ko na talaga no, medyo yung boses ko ngayon paos at nakagagaling ko lang sa sakit. Yan, medyo sinisipon-sipon pa. Ayan. Ayan, mga kaibigan, at nakikita ko nang napaparating si Mayor Vico Soto. Talagang kahit umuulan, talagang pupunta kapag ganitong talaga may schedule na. No? Huwag lang natin kuhanan ang sasakyan. Hintayin natin makababa ng kanyang sasakyan. No? At baka bawal makuhanan yung sasakyan dahil yan nga, may plate number yan. Siyempre, yung siguridad din na kailangan natin na iwasan yan. So, ayan nga, no? si Mayor Vito Soto, nakita na lang natin ngayon. Ang tatay ko ay napaka-relative ko.
Ayan, kausap ngayon ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Ito nga isa sa mga andito. No? Ayan, at pinag-usapan rin yung mga problema. Kaya ganun din si Engineer Arta, tinawag na rin ni Mayor Vico Soto para alamin pa yung mga dapat ayusin. Ayan, at sa mga viewers natin, maraming salamat po sa inyo. Sa lukuyan, nandito tayo sa Grand Monaco, Barangay Palatin. Ayan, particular dito sa N Santos Street. N Cruz Street. Ayan, at kasama nga natin, o kasama tayo ni Mayor Vico Soto at ni Vice Mayor Dodot. Kasi titrim po ni madilim daw. Apo, ongoing po tayo pag-upgrade mo solar. Pader daw. Yes, sir. Mababa. Asan po na? Sa tayong barbwire. So, kaibigan, kanina, ayan, nauna na nga dumating si Congressman Roma Romulo at inalam na rin yun na iba pang mga problema dito. Ngayon ay si Mayor Vico Soto at si Vice Mayor Dodot Jaworski. Yun na makikita nga natin dito at kahit umuulan-ulan ay tuloy ang kanilang pagpunta sa mga ganitong lugar para alamin yung mga problema ng mga tao. So, ang kanilang pinag-uusapan itong mga problema dito gaya doon sa likod. So, at yung solar light ay mga inire-request na rin at yung ibang mga ilaw dito sa loob nitong Grand Monaco subdivision. Dito mo muna patigilin para makita. Tawagan namin sila mamaya. Ano yung pangalan?
What if hindi nila magbabayad kami ng water bill sa kanila, hindi nila mabayaran sa laki ng utang nila, limbawa, cut nila yan, mawawalan kami lahat ng tubig. Pinakamagay mo yung tubig sa lahat. Pero may resibo naman dito. Wala po. Meron silang binibigay nila sa akin. Kasi earn na. Ako sa amin kinote. Sila yung nag-code. Kasi sila po yung nag-gano. Kasulat na ito. Update mo sa iyo. Ang bill na. Kalang yung mga regular system. 200 na. So, ako ang bill. Pero open ko yung mga siya. Kaya pero kung operative siya. Mamaya ko siya. Actually, kano ulo ko na ito sa UN ako na nagbago. Kaya nakuha ko yung titulo. Kaya nakuha ko. Hindi ko lang pas di paano ko. Dalawang ko na pala sa akong titulo. Dalawang ko cash value. Balitaan namin kayo. Hindi binibigay yung titulo. Sabi ko di demanda ko. Pero kaya nyo. Masa nabi ko di demanda. Saka lang natin na pa yung titulo. Ako ako sa mga puso. Wala mo ba tayong dog pound? Pwede baka mo makakasuha na pag inulit. Ang dami na ako talaga. Kung saan-saan na nga na? Kalabot ko pa lang dito. Sorry. Kasi hindi naman sa amin ba sa kanya? Pwede naman po. Titignan ko kung paano ko sa kanya. Kasi di ba may nag-aakot na sa Enbus. Nagtataka ako. Meron pa rin kasi. Mga kaibigan, request na rin ng mga taga rito si Mayor Di Cusoto na yung mga pusa na nakakapasok dito mula doon sa kabila, ano, doon sa tabi nga ng creek. Kaya yun, nire-request na rin na sana magawa din ang solusyon. Ito at hanggang sa ngayon, nandito pa rin tayo sa loob ng Grand Monaco sa Division Barangay Palatiw. Anong sa Dampasi? Walang gumagamit. Ito ang baba ang magre-represent. Ito ang usap ko sa meeting na rin kami. Kahit umulan ay talagang tuloy ang paglalakad ni Mayor Di Cusoto para kamustahin na rin yung mga
andito sa loob ng Grand Mall ako ngayon. Tuloy-tuloy ang nga, kahit umaambon-umbon, tuloy-tuloy ang nga kanyang nga paglalakad. Sunod lang tayo. Maraming so, sa mga viewers natin, maraming salamat po sa panonood dito sa Pasig News Update. Andito tayo sa Barangay Palatin. So, andito ang buong team ng engineering department to ni mga drainage dito. Ayan, kapicture na rin yung nataga rito kay Yang May. Salamat. Thank you. Ayan, no, talaga naman nakakatawa at kahit tao mo ulan, makikita natin si Mayor Vito Soto na pumunta sa mga... Sige, pabigyan ko na yun. Okay po, dito po muna. 1, 2, 3, 1 more. Okay po. Okay po. Ay, sige. Thank you po. Sige, lapit siya. Ay, ikaw, dali. Ito mga kaibigan, kuhanan natin ng konting panayam si Kap Bobot Gagibara. No? Good morning po. Ay, good morning po. Good morning. Basta po ang Barangay Palatin. Ayos naman po. Mapayapa at maayos natin na idaos ang BSK na halalan. Ayan Kap, ano naman po yung mga pangunahing concern po ng mga residente dito sa Grand Manila? Ayun nga, yung sa likod, yung sa May Creek. So, yung mga street dwellers natin, magtutulong kami ni Peace and Order at saka ng PNP para totally matanggal po natin yung mga natutulog doon sa likuran. Plus yung trimming ng puno, kasama natin si Senro, andiyan si Bonnie, magtitrim din po sila ng puno doon. Tapos yung isang street light sa labas, ayun nakita nyo, ginagawa na po ni nila engineer Alta para po magkaroon po ng street light diyan sa harapan ng Grand Monaco. So, yun po yung mga naging concern. Tsaka yung telcos pala. Pero maigpit naman sila rito. Sumusulit sila doon sa patakaran ng barangay tsaka ng syudad na hindi sila pwede magkabit mga telcos nang walang request to attach RTA sa Meralco. Ayun po yung mga concern po na. Dahil concern, pinaabot naman kay sa ating punong lusod, kay Vice Mayor na nakita rin natin kanina tsaka kay Congressman. So, pagtulong-tulong naman ng barangay, ang syudad, walang imposible na maayos natin ang isang pamayanan. Okay.